kay Sir Boy. Yeah, gugutumin ka sa mga video niya. Matatakam talaga, matatakam sa bawat putahe. Sa sobrang sarap, ika'y mapapagrabe. Kaya mga kabayan, manood kayo kay Sir Boy, yeah, mapapawo kayo. Mga lutong panghandaan at pampulutan, kakaibang putahe ang matutunan. Ito ho yung nababad na natin, kaya may lasa na ho ito. Mamaya ho natin titimplahan ng husay, ng tuga, pagka naririto na rin ho yung manaw ng kabayan. Babantuan ho natin ulit ng karikit na sabaw. Ayan. Banto-banto lang. Atin hong tatakloban muna uli, mga kabayan. Medyo pahinain natin ang apoy. Mga kabayan, atin uling bubuklatin. Ayan. Silipin at para sila. Para may karikit na, no? Ito, mga kabayan, pag inilagay ko yung ating manok, sasabay ko dito yung bawang. Gusto ko yung lasa ng bawang, yung medyo raw, yung sweetness nung hilaw na bawang na hindi roasted. Parang bagay ko sa ganitong klase ng adobo. Pwede na natin isama dito, mga kabayan, itong ating manok. Balho ito ay isang buong manok. Binawas ko lang ho yung leg and thigh at saka yung pitso. Inalis ko. Binarinade na rin natin mga dalawang oras. Yan ho, mga kabayan. Ho. Ngayon, bubudbud natin ang ating bawang. Yan. Minsan ho, pagka sobrang dami rin naman ng bawang, hindi rin ho maganda kung tutuusin dahil ho na-overpower ho niya yung lasa nung ano nung karne. Para ho nagkakameron ng karikit na paklang hindi mo maintindihan, parang may karikit na yung aftertaste ng sobrang bawang ay natatalo ho yung lasa ng karne, yung flavor. Kaya yung sakto lang, hindi sobrang dami, hindi naman kulang yung ating bawang inilalagay. Yan ho, mga kabayan, yun yung magtutubig ko ulit ng karikit na papagayan pagka ating kinulob. Sabi ko sa inyo, pag lambot nitong manok, ay di malambot na rin yung ating baboy. Ayan, atin yung tatakloban uli. Medyo pahinaan natin ang apoy. Mayroon ng karikit, pag yun yung nabulakan at nakapagsabaw, titimplahan na ho natin ng ano ito, ng wagas. Kung anong hinahanap ng dila na panlasa. Yun mo naman pagtitimpla ng ating pagkain, pag tayo nagluluto, yan yung sigun sa hinahanap ng iyong panlasa. Yung nakasanayan na ho nating ano, timpla na hinahanap ng ating dila, yun ho laging ating hinahanap sa ating niluluto. Kaya yung mga paglalagay ho natin ng mga panimpla, minsan yan yung ano na rin eh, parang instinct na rin ho, parang hindi naman para may mga sukatan, kung ilang tablespoon, kung ilang ganyan. Minsan, ano na yan, instinct na pag naglagay ka ng gari, prang, ayun na ho yun. Kumbaga, ma-achieve mo na yung lasa na hinahanap mo. So, tayo ho, ay magkakaiba ng, ano, siyempre, ng panlasa. Kaya, kung kayo mismo magluluto ng pagkain ninyo, siyempre, ang hahanapin ninyong lasa ay yung nakasanayan ninyong panlasa. Kaya, marami yung version ng adobo. Itong pinakita ko sa inyo, kung tutusin, ito lang naman ho talagang original na ano din eh, natimpla ng adobo. Dati ho, yan ay ano lang eh. Kaya tinawag na adobar yan, tumarinay dyan, yan eh, sinusukaan lang ho yan. Hindi ho po pwedeng walang vinegar o suka yung ating adobo, mga kabayan. Kahit ho asin lamang, meron tayong tinatawag na adobong puti. Yun yung adobong puti na yon, siyempre wala ho yung mga toyo, wala ho mga oyster sauce yun. Ito mga kabayan, eh ano, toyo lang kung ginamit ko dito ang pampaalat. Kung ano, kung gusto nating lagyan ng oyster sauce, pwede naman. Pero itong version ng adobo ang ginawa kong ito ngayon, bawang lamang. Wala ho, di na ho natin lalagyan niya ng ano, ang oyster sauce. Ito ay aking isasahog din dito ng karikit. Pero hindi ko siya dudurugin.
Gusto ko lang siya mainitan nitong ating adobong ito, tating sasabuy-sabuyan ng karikit na sarsan itong adobong ito. Para ito hay, parang magkameron ng kulay. Para ho mas enticing ho sa mata yung ating itlog na maalat. Yan mga kabayan. Kumbaga magdadagdag din ng aroma yung sabaw ng adobo dito. Magkakameron siya ng kulay sa ating itlog na maalat na ito. Hindi yung ganitong-ganito lang itsura. Pag inilagay na natin doon sa ating binalot sa dahon. Mga kabayan, atin hong bubuklatin ulit. Yan, oh, tanin niya, oh. Medyo naglalatik-latik na. Oh, ito. Talagang ano. Ay, kita niyo kihoya, mga kabayan. Oh, makuhunong bawang. Nakita ho ninyong aking pakinig ka parts din. Nakita ho ninyo, mga kabayan, yung nilagay ko lang na dami ng bawang ngayon ay pagkakabang ho din eh. Kung inyong masasamyo, aray. Ay, tunay. Ito, mga kabayan, ngayon, lalagyan na ho natin ito ng ating pinagbabata ng aswete para ho kumulay na. Yan. Huwag naman nung ano, sakto lang ho. Huwag naman yung pakakapulahan. Ngayon, para lumasa na rin ho, mga kabayan, yung ating suka. Tulad na sinabi ko kanina, hindi ho po pwedeng walang suka itong ating adobo. Kaya lalagyan ho natin itong ating paboritong suka. Cane vinegar. Yan ho. Siyempre, mamasitas ho yan. Diyan natin ho ng mga isang kutsara at kalahati. Yan. Dahil ho, medyo ho, matipid hong gamitin itong suka ng mamasitas na ito. Itong red cane vinegar. Napakabango. Oh, hindi ho yung bango na nakakatusing ng suka. Ito may karikit na tamis kung tutusin. Yan. Siyempre, para lalong masarap, mga kabayan, yan po ay ating lalagyan ng paminta. Marami-rami, mas masarap. Hindi naman natin lalagyan ng asin, mga kabayan. Ginata na ang toyo yan. Kaya naman mapansin ninyo, yung pagkalagay natin ng suka, hindi naman natin hinalo agad. Yun eh, hindi ko alam dahil ayon sa pinag-aralan ko sa Harvard, mga kabayan, yung suka daw, pagka nilagay mo sa pagluluto, huwag mo agad ahaluin. Yun yung sa outer space pa namin na pinag-aralan. Nung ako may kursong kinuha sa NASA, ay talagang gayon daw ho eh. Makakausap rin mga taga-Pluto, ay huwag mo daw ahaluin nga eh, ang suka. Pagkalagay mo lang, huwag mo ahaluin niluluto mo, pagkalagay mo ng suka. Sabi rin mga taga-Mars, mga kabayan. Babantuan huli natin ang karikit na sabaw. Huwag mo pakakasobrahan dahil tulad ng sinabi ko, yan ho'y ating paiga. Hindi ko na rin ho ito nilagyan ng pork broth cube. Dahil malasa na ho ito kung tutusin. Yung pinaghalong lasa ng baboy at saka ho ng manok. Panalo-panalo, no? Lalo itong ginamit ho natin baboy dito, karne, ay liyempo. Yun hong liyempo, yun hong pork belly, yun hong ang pinakamalasang parte ng katawan ng baboy. Kung sasangayin ho sa akin na rin aking kumparing expert ho sa pagkakarning baboy. Sadya ho ang liyempo ang pinakamalasa sa lahat na parte ng katawan ng baboy. Yun na! Lapit-lapit na sa katotohanan. Mamaya yung ating gangkanin ni Bao na pwede pa kaya gambalutin yun. Dapat yung mainit-init pang ating kanin, natin niya pag sa rice cooker. Para pag binalot Ay, mga kabayan, Diyos ko po. Mga kabayan, kumuha ko tayo ng kutsara at ating titimusan. Ito hong manok naman natin, mga kabayan, dapat ho eh. Huwag ho nating lulurayin at masama ho, pangit ho ang itsura pagka ang ating manok ay luray. Kaya hindi rin siya para talagang palambutin ng wagas na wagas. Oh. Scoop out! Karikit na karikit.
hinahanap ng bibig. Kalating siguro mga isang kutsarita pa na red cane vinegar, red cane vinegar yan. Tunay na. Minsan ho yung iba, kung gumawa ng adobo, matapang ho ang asim. Ay ako ho, hindi ko masyadong pinakakatapangan ng asim dahil ho, na-overpower ho niya yung kabuang flavor ng adobo pag masyado ho maasim. Hindi mo minsan ma-appreciate yung lasa niya dahil sobrang nangingibaboy yung asim. Pero kung tutusin, ang adobo ho, talagang dapat ay may asim. Pero huwag naman susubrahan. Di sigun nga sa inyong kasanayan, para sa inyo ay mas matingkad dapat ang asim, eh, meron ho tayong kalayaan kung nagawin kung ano yung hinahanap ng ating bibig. Mga kabayan, nasan yung aking asin? Yan po. Lalagyan natin ng asin. Oh, lalatik-latik na yan. Walang butlambot na rin yung manok. Okay, talagang paiigahin ho natin. Atin yung patitimusan din din sa ating mga panauhing pandangal din eh. Tatakloban ho natin ang angin natin gayaan. Ito hong adobo eh, talagang pwede mo ituring na pambansang ano, ulam o pang-ulam ng Pilipino itong adobo. Bukod sa ho siya ay napakadali naman lutuin at napakasimple din ho ng timpla. Marami yung Pilipino talaga ang laging naghahanap at nagluluto nitong adobo. Kaya pwede natin talaga itong tawagin pambansang pang-ulam ng mga Pilipino. Adobo! Luto na ito! Kita nyo, mantika na lang ho yan. Mantika na lang ho yan, naglalaro din sa ating kawaling yan. Wala na ho yung sabaw na magiging dahilan para maglamira ho yung ating binagong, mga kabayan. Atin hong papatay ng apoy at luto na ang ating adobo. Ayan. Tulad ng sinabi ko kanina, para meron tayong karikit na drama, habang manit-init pa mantika, sisiyot natin diyan ang ating itlog na maalat. Ayan ho. Di baga. Yun. Uku. Talagan namang pagugulungin natin doon sa sarsang yaon. Oh. Kakukulay siya ng ano, madilaw-dilaw. Ngayon, mga kabayan, ating hahanguin na sa isang bowl itong ating adobo. Nanonood daw sila mga panauhing pandangal ito. Napapatangahaw. Alam niyo gawang tawag din sa Batangas pag ikinis. Napapatigil at ikaw ay napapanood. Kung bagay nakaka ano ka, pagmamasid, nakapag matyag, parang gayon. Ikaw ay napapatanga, yung tawag doon sa amin dito sa Batangas. Napatanga na ako sa iyo eh, kabayan. And how I sauce ko po ang adobo. Talaga namang mamantika. Kumusta na ating kabayang mahilig sa adobo? So yung ating kabayang ano, miss nyo na, miss nyo na ating kabayan. Ayan, mga kabayan, ang ating adobo, chicken pork adobo ni Sir Boy at napaiga atin yung ibabagong ito. Babaluti natin sa dahon, mga kabayan. Tunay na mga panalong-panalo ito. Lalagyan natin ng karikit na sapain. Ang sagay, uy. Patong muna natin din, eh. Ayan. Taas itong ating itlog na ito. Ayun. Piprito natin dito ng karikit para mas wagas. Ayan. Pinaritong itlog na maalat para pakakapitin natin yung lahor na ito. Diyan sa ating itlog na maalat. Ayan. Ayan na, mga kabayan. Hanguin na natin ito. Tayo magsasalab na muna ng
ating pagbabalutan. Ayan. Yun na. Tunay namang. Tapos ito ha mga kabayan, medyo ginagayang-gayin ho natin niya. Namimiss ko, no, ako'y maliyayit. Naka mga kabayan, dahil ako ay nakaranas din ako mismo. Ako mismo nagawa ng aking binagong, hindi na ho magawa ng aking ina. Kaya pagka ako ay sa umaga, pagpapasok, mapumasok ay siya. Gagawin ko na ho itong pagbabibinagong na ganito. Anak! Anak, ito ang baon mo ha. Mag-aaral ka mabuti sa iyong paaralan ha. Anak, oh. Ay, sino ka naman yung anak ang hindi matutuwa, mga kabayan? Ah, ay, kita nyo naman ang pagkabagong. Napakasarap po. Gawin ho ninyo, napakasimple naman. Kayang-kaya din gawin, mga kabayan. At ito lang itong ire-rest di yan, mga 80 years. Mga 80 years. Patagal lang, patagal. Yan. I-set aside muna ho natin ito dito. Ngayon naman mga kabayan, ang gagawin natin para marami makatikim. Dinala ko dyan. Atin hahatiin yung ating kamatis. Yung ating kamatis at saka ating itlog, ating bibi akin. Ayan. Mga kabayan, ating gagayat-gayatin ito. Lalagyan mo natin ng kanin, mga kabayan. Tako sa kanin ni Sir Buyet. Ayan na. Minsan, no, ito ay pwede rin natin samahan ng ano, mga kabayan, ng pipino. Atsara, pwede rin natin lagyan ng ano, yung karikit na atsarang papaya o kaya yung in-slice ho natin pipino, mga kabayan. Kung ano ho, pwede naman nating lagyan kahit meron di yan. Pero sa isang banda, kung ako ho ang kakain, mas gusto ko ho nakahiwala yung mga atsarang yun. Dahil hahalo ho sa ano yun, sa kanin, medyo mag-iiba ho yung ano. Mawawala ho yung concentration ng lasa natin dun sa adobo. At yun ho, ibabagungin natin. Ang tawag ho namin dito, totoo lang ay binagong. Sanay din naman magbinagong. Oh. Sabi nyo, ako nililigawan nga ako nung elementary. Oh. Nakita ko may binagong. Sabi sa akin, abay buyay. Ano ko namang pagkakaganda ng ibinagong na yan? Dahil di yan, nakisasagutin ko na. Kita nyo ba, ho? Kaya kayong pag magagawa ng binagong, gagandahan ninyo, ho. Na kayo maibig. Hindi sa tutulang, ho, ako yan, ho. Hindi ho ako naibig. Oh. Yung kanilang mga binagong yung mga stainless ho, yung mga galing Amerika pa, yung mga may mga layer-layer yung gayaon, may mga taklaw. Oh, tapos ang gano'y yung akin, ay, sabi ko, pasarapan lang tayo. Oh, duda ko na may mas masarap pa rin. Maraming salamat mga kabayan. Kay sana ay makagawa din ng gaya pa minsan-minsan lang. Hindi naman araw-araw. Pagka minsan may karigit kayong mga lakar, yung mga masyal ng karikate. Oh. Gusto niyong ma-appreciate yung lasa ng gantong klase ng pagkain na mga nakabalot sa dahon. E di yan ho. Yan, mga kabayan. Salamat ho. Kita-kita ulit tayo sa ating susunod na video, mga kabayan. Yun yung mga videos ko na nadidin na sa aking channel. Hindi nyo pa napapanuor. Sana ipanuorin niya ho, mga kabayan. Yun yung mga hindi pa ho nakasubscribe, mga kabayan. Mag-subscribe na ho tayo. Paki-like po, paki-share po. Maraming salamat mga kabayan. Mabuhay tayo. God bless.